Alamin naman natin ang presyuhan ng mga paninda sa Kadiwa Store ngayong araw ng Biyernes. Si Ryan Lesiga sa detalye live. Rise and shine, Ryan. Nako Audrey, para sa mga kababayan natin na hindi pa nakakapamalengke ngayong araw ng Biyernes at balak na magluto ng masarap mamayang tanghalian, alamin na nga natin ang presyo ng mga gulay dito sa Kadiwa. Dito lang yan sa tabi ng DA. Pero bago yan Audrey, kumustahin muna natin kay Sir Ricardo yung naging presyohan ng mga gulay ngayong linggo. Sir, kumusta so far yung presyo ng mga gulay natin? Yung mga presyo ng mga gulay natin, sir, sa ngayong week na to, medyo maganda yung panahon. Tira ba naman yung mga presyo natin? Mababa po yung ano. Kumusta, sir, yung mga nagtutungo dito na mga namimili? Marami pa rin po ba? Marami, sir. Marami. Maraming bumibili dito kasi nga, kikita naman nila yung mga kalidad ng mga gulay natin. Talagang maganda. Tsaka mura po talaga. Tsaka yung isa siguro sa tinatakbo talaga dito, sir, ay yung diferensya ng presyo between yung typical na merkado tsaka yung dito. Mga magkano po yung diferensya? Sa diferensya, sir, medyo talagang malaki po diferensya lang. Ano? Kasi win natin yung sa ano, 150 yung mga sample yun, 150, 140. Dito 90 lang ang ano namin eh. Like mga kamatis nila, nasa presyo 140. Pero so isang daan lang po yun sa amin. Pero so far, pagdating sa kalidad, sir, kumusta naman? At yung sa ano, sir, talagang maganda po yung kalidad ng mga gulay natin. Yung tingnan yung mga ano natin dyan, talaga namang sariwang-sariwa po. Audrey, yan si Sir Ricardo yung nangasiwa sa kooperatiba dito sa Kadiwa, dito sa may DA. At ito nga, Audrey, yung ilan sa mga gulay dito ngayon, katulad nitong talong na nasa 75 yung kada kilo. Meron ding ditong ampalaya na nasa 90 pesos ang kada kilo. At meron ding okra na nasa 70 pesos ang kada kilo. Ang luya, Audrey, ay nasa 90 pesos kada kilo at yung kalabasa ay nasa 45 yung kada kilo. Yung isa pa sa pwedeng mabili dito, Audrey, ay yung ito, yung mga kamatis na sariwang-sariwa. Nasa 100 pesos ang kada kilo niyan. At syempre, yung sibuyas ay 110 ang kilo dito sa Kadiwa. Kung ikukumpara daw, Audrey, sa presyo dun sa mga typical na merkado, nasa 30 to 40 pesos yung kanilang diferensya kasi sa mga sa ibang merkado nasa 140 or 130 yung kilo ng kamatis na ito, Audrey. At bukod dyan, meron pa ditong nagtitinda. Puntahan din natin dito si nanay na nagtitinda ng isda at busy sa pagdidibone ng bangus. Nay, kumusta naman po yung ating mga isda? Marami ka ng benta ngayong umaga? Yes po. Nakailang kilo ka na? Mga 10. Magkano yung presyo ngayon ng isda? Particular itong bangus na dinidibone mo ngayon? 200 lang, sir. Kasama ng dibo 200. 100 to. Pag hindi nakadibone? 200. Ang 4 kilo. Wala. Yung anong klase ba yung isdang ito? Ito. Biluan. Ha? Biluan. Isang bato. Magkano naman? Panawan. Magkano ang kilo nito? 300. Ayan, Audrey. At yung tilapia, kung may nagtatanong, magkano din yung kilo? 140 pesos ang kilo ng tilapia. Talagang sariwang-sariwa ang mga isda dito. At meron din dito, Audrey, masarap to pansigang. Nasa 450 pesos ang kilo ng hipon na ito. At kung doon sa palengke, nasa almost 600 yung presyo ng kilo ng hipon na yan. So para sa ating mga kababayan, Audrey, na hindi pa nakakapamili ng kanilang tanghalian at yung mga pangulam hanggang mamayang gabi, ay takbo na po kayo dito dahil hanggang alas 5 lamang po sila ng hapon magtatagal dito sa Kadiwa store na ito. Audrey. Layo talaga ng presyo, mas mura talaga sa mga Kadiwa store. Maraming salamat sa iyo, Ryan Lesigas.